Pastor Apollo Kibuloy, nasaan na nga ba? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita? At totoo kaya yung pabalitaan natin na sariling apo niya ay nilaglag na nga siya kaya naglibasa na yung mga tao na agrabyado nito kung kaya't pinaghahanap siya ng mga otoridad? Hindi lingid sa ating lahat na marami ding natulungan itong si Pastor Kibuloy at iba't ibang mga politiko na ang lumapit sa kanya at hindi rin siya binigo. Kaya naman kahit na maraming naninira dito kay Pastor Kibuloy ay marami ding naniniwala lalong-lalo na yung mga tao na natulungan niya. Pero ano nga ba ang katotohanan? May katotohanan nga ba yung pinagbibintang sa kanya or hindi? Kasi hanggang ngayon ay hindi pa nga nagpapakita si Pastor Kibuloy. Si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas ng bansang kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Kibuloy? Bali po, yung kapatid ni Pastor Kibuloy is lola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang ano, parang pinilit ka rin magbeg, ganon, mamalimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang membro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Kibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, ini-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay ng mga paninda, ganun. Young people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga, as in, hindi ko pa kabisado ang patakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. Na-experience mo bang paparusahan ng physical? Yes po. Nung nag-full-time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy, that time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media. Meron daw akong naging girlfriend kasi bawal nga po daw yun kasi through mobile nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RPNI na reporter pero hindi po yun totoo. Tapos inold nila ako noon, hindi na nila ako pinaduty. Tapos yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Ilagyan nila sino yung mata ko. Ilagyan nila na sino yung ari ko. Ilagyan nila sino yung bibig ko. Almost 5 hours po ako hindi nakasita. Sigaw lang ako ng sigaw pa sila na po. Pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede mo marami po sila. Kilala ko po sila lahat. Ang nag torture po sa akin, number one po, si Junior Pablo. Tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Kibuloy, auntie ko. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, merong hook
up na nangyari, galing sa Amerika, live po yun, Moses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture. Akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sinong po ba naman gagawa ng ganun? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami binugbog, pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, in-standby kami dun sa taas sa Bartolina. Pahinga nila kami dun mga isang linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kibuloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa kingdom? Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali, ako po ang nagplano lahat ng pagtakas namin. Maraming salamat, Elias David. Online ka ba ngayon? Naririnig mo kami? Yes, ma'am. Naririnig ko po kayo. Okay po. Salamat po sa pagdalo nyo sa hearing natin online. At muli, salamat po sa iyong video na pinakinggan namin ngayon lamang. Elias David, ikukumpirma ko ulit, ano po, para on the record, para sa amin at saka live. At bago po yun, no, for the record din, dear colleague at resource persons, ito pong testimony ni Elias David, itatanong ko rin po sa kanya, mukhang nagko-corroborate sa unang testimony nung unang hearing natin ni Elias Jerome doon nakaupo last time. So Elias David, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live, no? Ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am. Apo niya po ako. Okay. Nung una po, natatakot kang lumabas, sabi mo, at ikuwento ang iyong kwento. Eh, bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng Angel of Death. Sino naman yung Angel of Death na yun? Di ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung ano nila, kaso nila, lumabas din sila at meron din silang again sa loob ng kingdom. May tatlo akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. Tatlo po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Napakabigat nung huling binanggit mo, Elias David. At mamaya, actually, dun sa isa pa naming witness, victim survivor, si Elias Jackson, ay may itatanong din po ako sa kanya kaugnay nung binanggit mo. So, nabanggit ko nga kanina, yung video mo kanina ay nagko-corroborate dun sa bahagi nung unang testimonya ni Elias Jerome. At mamaya naman, dun kay Elias Jackson, itatanong ko rin itong huling binanggit mo na may tatlo kang kasama na lumabas din, naabuso sa loob ng kingdom, kaya umalis. At kalaunan, bagamat sabi mo nga, hindi mo naman masasabi kung taga-kingdom ang gumawa, pero kalaunan, napatay sila dahil sa pagbabaril sa ulo. Babalikan ko po yan, Elias David, mamaya kay Elias Jackson.